Welcome po sa panibagong episode ng Drive Truth. Ako si Major Attorney Moses Rivera. And magpapatuloy po tayo today doon po sa ating series about the blessed man. Nandun na po tayo sa verse 3. Kung saan ang sabi po ay, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." So, ngayon naman po ay tingnan po natin kung ano yung mga benefits na naibabahagi ng isang blessed man. Sabi po dyan, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water. He brings forth his fruit in his season, and whatsoever he doeth shall prosper." Yung tatlong bagay po. Unang-una po, yung "And he shall be like a tree planted by the rivers of water." He can be a source of strength and stability. So, yan po ang isa sa mga benefit na maging associated or maging affiliated sa isang blessed na tao. Ang isang blessed na tao ay source ng stability, source ng strength. Parang sinabi ko na ang puno na nakatanim sa tabi ng riverbanks, ito yung nag-hold ng soil in case na magkaroon ng erosion, siya yung nag-hold doon. Ganun din ang blessed man. So yung mga taong nakapaligid sa kanya, he can be a source of strength and he can be a source of stability. Pangalawang bagay po, he brings forth his fruit. At alam naman po natin na isang puno, pag namunga po ito, yung bunga po ng isang puno ay hindi naman po pinapakinabangan ng puno mismo, kundi pinapakinabangan ng lahat ng mga tao, ng mga bagay, ng mga hayop, insekto na nasa paligid nito. So yung nutrients, yung sarap ng prutas, yung kung ano man po yung pwedeng makuha doon, ito ay pinapakinabangan ng tao sa paligid. So ganun din po yung blessed man. Blessed man is someone who brings forth his fruit, and yung fruit na yan benefits others. So, una po, he is a source of strength and stability. Pangalawa, he brings forth his fruit and others benefit from it. Pangatlo naman po, na benefit ng pagiging associated or affiliated sa isang blessed man ay ang area ng prosperity. Sabi po dito, "And whatsoever he doeth shall prosper." So, lahat po ng gagawin ng isang pinagpalang tao, of course, with a premise na sinusunod natin kung anong sabi ng salita ng Diyos dun sa verse 1. Sabi doon, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." And sabi dito, "His delight shall be in the law of the Lord." So dahil ang delight niya yung salita ng Diyos, everything that he does, whatever endeavor he actually enters into, is all in accordance with God's word. And dahil ito ay in accordance with God's word, prosperity follows. Diba? So yan po yung tatlong bagay. Kung tayo po, kinoconsider natin yung sarili natin bilang isang pagpapala, ito po yung magandang makita sa atin. Unang-una, that we can be a source of strength and stability. Second, that our fruit actually benefits others. And three, that the people associated with us, whatever we do, it prospers. So, yan pong tatlong bagay na yan. Magandang pagnilay-nilayan natin ngayon. Verse 3 of Psalm 1, magandang makita natin na tayo bilang isang Kristiyano, tayo ba ay tunay na pagpapala according sa pamantayan ng salita ng Diyos. So magandang umaga po sa inyong lahat. Kung gusto niyo pa po ng mga gantong videos, maaari nga po kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, Drive Truth. Maraming salamat po, pagpalain po kayo.